What's up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog. So ngayong araw ay nandito tayo sa Ducati Philippines na kung saan ay ipapakita ko sa inyo yung mga bagong motor nila dito. At ganun nga nung sinabi ko kanina na hindi ako masyado expert sa mga big bikes, kaya si ang pangalan niyo siya. Okay, so ako si Renzo Kiko, yung marketing manager ng Ducati Philippines, and welcome dito sa Ducati Manila showroom. So ano bang mga bagong ano nyo dito, sir? Kasi first time ko makakita ng mga ganitong klaseng motor, mga big bike. Ano bang may si-share mo sa mga viewers natin para malaman nila kung ano ba yung mga bagong specs, may mga bagong labas ba yung Ducati? So, siyempre, ang Ducati, kilala ang Ducati sa power, no, talaga. And speed, no. Kita nyo naman sa MotoGP, tayo yung defending champion, and through the years talaga na improve ng Ducati yung kanilang engine. And meron tayo dito sa showroom natin yung mga 2023 models, no. Siyempre, number one dyan, yung sport cruiser ng Ducati. Ito, Gavel V4. Itong Gavel V4 from the V2 na engine na 1260 is ito na yung bago V4 Gran Turismo engine. Same engine ito ng Multistrada V4. But syempre, iba yung frame. Ito more of sport touring. Diba? So, with the V4 engine, sa frame ng Gavel V4, mas smooth na yung ride niya na may top-end power. So, mas agile, mas smooth, mas masarap ng dalit. Pwede bang ano, sir, malaman? Anong yung kailan lang siya inilabas ni Ducati? So, this is the 2023 model. Ah, 23 model. This year to. This is the Gavel V4. Kumbaga, bagong-bago siya, no? First Gavel V4. Oo. So, it comes in red and it comes in black. Ano bang mga engine niya yun? Hindi mo, pareho sila ng makina, pero yung malaki na yan? Yung Multistrada. That's what we call the Multistrada. It's an adventure bike, no? Pero same engine. The V4 engine na nandito, same engine yun na. But syempre, different to frame, yung gearing different. Kasi iba yung character ng model. Ano ba yun, sir? Pwede ba nating makita to yung kino-compare mo dito sa ano? So ito yun guys, yung isa na sinasabi niya na halos kaparehas lang ng engine. Oo. So this is our ano talaga. Sorry. Yung Gavel V4 is a sport cruiser bike. So cruiser. Ito yung sport cruiser bike, and the Multistrada is the sport touring bike naman. So there's ito yun, sir, no? So ito yung sport cruiser natin, more on light cruising siya. Makita nyo yung body position niya, medyo nasa gitna na medyo harap yung kanyang footpegs and controls. Ito naman more on adventure sport touring bike siya. So mas mataas at saka mas malaki siya, no? So yung tawag nga nila sa Multistrada is your adventure body. So pwede mo siyang dalhin kahit saan. Super smooth nito. Nasubuhan ko itong dalhin na sa ride mula dito hanggang sa Bacolod. Uh-huh. 2 days na ride, Roro, inter-island travel, hindi ako napagod dito. Napakasarap ng riding. Yung ano yan, sir, yung capacity ng tangi niya, mga ilang liters? Ito, mga ilang sa, I think, 22. 22 liters. Yan, sir, anong tank capacity is 22, no? 22. Anong year din yan nilabas ni Ducati? So, ito, this came out, the Multistrada V4, I believe, came out 2021 ba, you see? Yung ganitong model. 21. So, ito, was released 2021. So, this is the V4S, and yung top of the line naman ito is the 5-speed. So, ito naman yung mga ano niya, yung mga sa party sa brakes, ito yung brand ng mga so naka-wire spoke wheels siya. So dumaan sa likod mo yung champion natin si TJ Alberto. I was he's a back to back Filipino. Sa ngayon hindi siya nakasuit, sa ngayon corporate TJ Alberto siya. Ayan. So makikita niyo ito, pang-tingin siya talaga, pwede mo iangat yung windshield, diba? Pag malakas yung wind drag para hindi ka makabala. So, meron siyang option na spoke wheels, meron casted wheels, pero syempre, laging mas pogi, di ba? Tapos yung top of the line niya, si Pipe. Same lang ba yan, sir? Sa kanong kulay rin? Different. So, makikita mo. Anong ba yung nagkaiba ng dalawa? Different, no? Makikita mo unang-una sa gulong. 17-inch front wheel, 19-inch. Mas malaki ito, no? So, mas pang-adventure riding talaga ito. And to more on road-oriented, no? At saka makikita mo yung tires, no? Mostly trails. Mas ano yung
mas malaki yung compared gulong nito. Diablo Rosso Force. So, road-oriented siya. And of course, dahil ito yung top of the line natin, naka-all-in suspension, front and rear, meron ka ng mga carbon bits. So, you have the MotoGP livery. Diba? So, pwede yung bang... max pa lang niya is Marchesini Forge Max na super gaan. Hindi so, pwedeng ano yun yan, sir, yung price niyan. Mm-hmm. Kung mga magkano yung price. Pwede naman, I believe the Multistrada bike speed is 2.5. 2.5. Ito so, naman, sir. Ang 2.145. So ito guys, 2.145. Saka yung isa, yung Olay Red, 2.5. So yun yung top of the line. So ito naman, and sir, binilabas din tayo ng Multistrada V4 Rally. Asan? So although wala siya dito ngayon, yun naman talaga more on enduro setup. Mas mataas, knobby yung tires, which is around 2.5 at 2.3 million. Oh. Ito naman, sir, yung mga ganitong klase. 2022, nilapos to. Last year, this is the Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro. So, mapapansin nyo, ito lang yung Scrambler na ganito yung kulay. Oh. So, this Scrambler model was released last year. This is, it's called Tribute Pro, no? Inilabas siya para i-honor yung 50 years ng Scrambler model since it was introduced by Ducati. Ilang cc yan, sir? Ilang cc? 1,100 cc. So, makikita mo yung graphics niya, hindi katulad ng graphics ng ibang Scrambler. So, this is yung, ganda ng ano niya, eh, yung graphics niya, ito yung old school na Ducati graphics. Nakikita nyo. And yung yellow niya, hindi siya yung katulad ng Icon yellow. So, it's more of like a burnt orange yellow, no? So, and coffee brown seats. So, maganda to kasi when you have this bike, you have a piece of history of Ducati din. Kasi it pays, ano nga, tribute. That's why it's called Scrambler Tribute 1100. Tribute to the 50 years of the Scrambler model in Ducati. So yung doon sa harap, sir, anong ibang so, ano din? So meron tayo, ito, this year, this was released also for 2023. This is the Monster SE. This is the Monster 937. And yung top of the line niya is the Monster SE. So what's the difference? Siyempre, yung unang-unang difference na makikita mo is yung tanki. Color. Yung this has the MotoGP. So yung design ng tanki niya magkaiba, no? Same lang din. It's just the color. No? Yung kulay lang talaga. Kasi MotoGP delivery. Parang nakita rin natin tong colors na to dun sa bike speed. So, we know that it's top of the line. So, yan yung mga color na pwede applicable. Yan, sir. Ilang cc yan? Same to. This is 937 cc. But the SP has all-in suspension, front and rear, Stylema brakes, and the Terminioni exhaust na. So, mas mataas siya ng kaunti because of the suspension. And mga magkano yung natin, diba? Magkano yung price niya? 1.2M. 1.2? No? 1.2 and this is 1M. So, alam naman natin kapag if you're riding sa road, most especially pag just sa track, suspension super halaga. It makes all the difference. Yeah. So, all-in suspension on the Monster. Masarap nang dalhin yung Monster itself. Sobrang sarap na. It's very light. It's very powerful. It's very, kumbaga rider-friendly na bike. And kapag nilagyan mo pa siya ng all-in suspension, sobrang perfect bike. For me, it's a perfect. Saka hindi masyado maano, no? Hindi mabigat masyado pag tumatakbo na. It's on-road and off-road. So, ito, it comes with the damper na rin. Yan yung ano nakikita ko sa ano online, sobrang mahal daw niyan. Yung ano na yan. Meron pala yan, no? Well, meron na, yes. So ito yung guys, yung mga nakikita nyo sa online. Ito yung ito. Yung kasama. Ang tawag niyan, sir? It's a steering damper. Steering damper. Ito. Meron din tong isa, kulay ano. So with the base model, pwede mo siyang i-add on sa base model. But we currently have a promo na for 980K kasama na yung all-in steering damper and CNC na bracket. Yeah. See? So may promo tayo na may kasama na yan. So parang it's 50,000
for this. So yan guys, may promo sila for the steering damper, pero pag you can buy it with the bike, 980 lang. So para makukuha mo sa 40. Oh, kasi ang laki pa yung price. Ang laki ng mababawas, no? Laki ng mababawas. Yeah. Real the Multistrado also. So, yan lang, sir, yung Iceberg White, same lang yan. Nung ila. Oh, but this is Iceberg White. So not a lot of people have this color. It's nice. Yan. Ito naman, sir, yung mga dito sa ibang... Yeah, so, of course, kilala natin yung Ducati sa racing. Ang race, ang Ducati talaga, ang DNA niyan, racing. And when it comes to racing, yung model namin for that is the Panigale. No, this is the Ducati Panigale V4 SP2. It's 3.1 million. 3.1? So, yes. So, it comes with the... Ito lang yung Panigale na yung color niya is matte black with the brushed aluminum tank. So, kita niyo naman, fender, carbon fiber winglets. There's a lot of carbon fiber. Fiber na talaga. Carbon fiber parts all over the bike. Carbon na siya, so, guys. So, mags niya is magnesium. So, same price lang ba yan? At saka yung brand? The mags itself, kung mags lang, is around 280,000 na yung mags pala. Sobrang mahal pala. Yeah. So, ito, open dry clutch na siya. Carbon. So, may rear sets na. So, this is numbered. Numbered but not limited. No? So, pwede mo nang adjust yung mga levers. So, rear set na siya. All-ins na rin siya. Front and rear. It's dilemma brakes. So, you get a lot na. And syempre, of course, the V4 engine. So, yung performance na yun, yun talagang binabayaran natin with the Panigale. Yung pinagkaiba nito, sir? Yung base naman, this is the base model, no? Ito yung hindi pa naka-olens yung suspension, hindi pa siya naka-forged wheels or magnesium wheels. So, this is the base. So, a lot of our racers get this, and then yun yung kinocustomize na pinapalitan nila ng race spec, kumbaga, na kailangan nila for racing. So, this is a very nice bike. Ito, magkano to yung olay? Nasa 3. This one, the base right now, I believe, is 2.1. Tama, Christine, 2.1, no? 2.1 to base, Panigale. 1.9. So, this is 1.9 for the base, pero sobrang sulit na to. Compare mo tong, this came out, itong model na to. Sakaling bili nila yan, sir, anong makukuha nilang mga ano? Halimbawa, may pring ano ba yan? May mga... Hindi. Of course, dito, when you buy the bike, you get the bike. Sa bike lang talaga. That's it. No, hindi kaya nung isa na may... Hindi, yung isa kasi that's a special promo. Option naman yun, kung gusto mong bilhin siya na may kasama ng damper, or kung gusto mong bilhin siya na walang damper. Kung gusto mong makamura ng 40,000, huwag mo isama yung damper. Pero kung nakikita mo na, uy, konti na lang. Kasi kung bibili mo ng separate, ano bang, pwede mo bang i-ano, sir? I-share kung... Ano bang advantage nung may damper? Yung damper, pwede mo siyang higpitan, pwede mo siyang luwagan. Para, ano yan eh, it's called steering damper, para mas hindi magalaw yung manubrila. So, depende sa riding style mo. Yung iba, mabilis mag-change ng lane. So, gusto nila na medyo magalaw. So, depende sa pangay lang. Yun pala yung purpose nun. So, you adjust it based on your ride. On how you ride. But this one is really good compared to the 2021 model. This came out 2022. Sobrang iba yung gearing nito, iba yung performance nito on the track. The power is way much smoother. Mas makokontrol mo yung power with this one and mas mamamax out mo yung power. So, sobrang okay itong bike na to. Ganda, no? Yeah, it's really a track weapon. Pag dinala mo siya sa track, first time ko to nasubukan sa Italy. Sa Misano World Circuit. First time ko nag-ride sa Misano, first time ko rin gumamit nito sa nitong 2022 model na to. And nagulat ako, hindi ko ang galing ko mag-motor. Ako sa isip ko, hindi na ako to. Yung motor na talaga yun. So, it's really rider friend. With our scrambler line, may darating tayo ng mga bago scrambler models, scrambler next gen. So, either end of August or early September. So, sa mga scrambler na yun, ipinagin nito yung kanilang TFT screen, colored na mas malaki, gano'n, na TFT screen, parang cellphone. So, tapos digital? Modern digital, na, no? Colored na,
and colored na PFP skin, and mas modern na yung itsura. No? Oh. Although, iba, yung taste nila, yung gusto nga, yung iconic na scrambler look, yung iba naman, they welcome with open arms yung next gen kasi it combines yung iconic look ng scrambler but with a modern twist. So, medyo old school na futuristic. So, maganda yung bagong scrambler sila. So, halimbawa, sir, sa para magkaroon sila ng idea, ano bang nandito, mga payment method nila? So, we have, of course, we have straight cash payment and of course, we have also financing, no, with your banks. So, we're open to that naman. So, pwede nyo bang i-invite sila, sir, dito sa, saan ba ito matatagpuan dito sa... So, all of you guys are welcome to visit our showroom here in Ducati, Manila, in Katipunan Avenue. So, we also have one in Alabang, in along, which is, we also have one in Alabang sa may Commerce Center. So, we also have one in Clark. Ducati Clark. Ah, marami na palang branch din. So, marami na din. So, we also have provincial dealers din. So, we have in Ducati Cebu. So, we have Ducati Davao. Meron na din Cebu at saka Davao. Yeah. And soon, mag-open kami sa Zamboanga. Zamboanga. So, exciting. Kasi, nakakatuwa kasi, the Ducati community is growing. So, mas maraming mga Pinoy na gustong magkaroon and pagka-experience ng Ducati to be part of the community. And we're glad na mas nagtatayo kami ng mga dealerships around the Philippines as mas lumalapit kami sa kanila. So, check out our bikes. If you want to schedule a test ride, puntahan nyo lang yung official social media pages namin at Ducati Philippines. Ilalagay ko na lang dito Facebook, sa description. Ducati Philippines, Instagram. We have our YouTube page also if you want to watch reviews, mga videos of our bikes. So if you want to test ride, schedule a test ride, message nyo lang kami sa mga social media accounts namin and we'll schedule a test ride. And I'm sure you guys will find a Ducati that's for you. So if mahilig ka sa cruiser bike, we have the Diablo D4. If mahilig ka sa road bike, naked bike, we have the Street Fighter and the Monster. But if mahilig ka sa supermoto, we have the Hypermotard. If mahilig ka sa sports bike, we have the Panigales. Diba? If more ang talagang gusto mo adventure, yung old school adventure, nasa harapan yung controls, we have the X-Diablo. And if mahilig ka sa adventure, we have the Multistrada. Yeah. And kung talagang old soul ka naman, mahilig ka sa mga scrambler, cafe, ride, ganyan. We have the whole scrambler lineup. So, yun guys. Baka may gusto ko pang idagdag, sir, na nakalimutan. Yeah. Basta, welcome kayo. No, for me, why go for a Ducati? Because it's a Ducati. It has a soul. So, yun lang guys. Nakita nyo naman at saka pinaliwanag naman ni sir kung ano yung mga bagong ni Ducati. So, bisitahin nyo lang dito sa may Katipunan. Kahit pag bumisita kayo dito, kahit hindi kayo bumili ng motor, meron tayong mga fan kayo ng brand. Meron tayong mga t-shirts. Yan, may mga bags, jacket. Yeah, jackets, bags. May sombrero din. Oh, if you're fan of the brand, you're very much welcome here. Ito, meron silang mga sombrero. So, yun lang guys.